Patama lang. Para ito sa mga taong epal. Yung epal ba na nakikialam sa hindi naman niya alam? Yung nakikisawsaw sa hindi naman alam yung buong pangyayari? Yung taong tipong papansin, hindi naman niya alam, hindi naman siya kasama sa kwento. Yung taong tinatanong pa niya yung bawat bagay na hindi naman siya concern. At ito yung taong epal talaga na kailangan niyang pansinin yung bawat bagay na hindi naman siya kasama. Yung epal talaga na nakakainis na hindi mo alam kung bakit. Yung epal na parang wala siyang trabaho at ikaw lang yung tinitignan niya at hinahanap niya. Yung makikisawsaw sa bagay at hahanap ng kagalit at kagalit na kagalit mo. Yung hahanap siya ng kakampi, yung para siyang humahanap ng anay na sisira sa'yo na wala namang dahilan. Diba? Yung mga epal na hindi mo alam kung bakit talaga siya umiepal. Na paawa effect, tsaka pa-concern effect. Meron pa minsan yung effect na yung feeling na wala lang, na pasalamat ka pa, dapat magpasalamat ka pa kasi sasabihin niya, pinagtanggol ka niya. Yung epal na hahanap at hahanap siya ng butas sa'yo kahit wala naman siyang ibubutas. Yung epal na kahit na hindi ka niya kakilalan lubos at hindi niya alam yung kwento ng lubos, pero sasawsawan ka niya. Gagatungan at gagatungan ka pa niya para lang may magalit at magalit sa'yo. At yon ang ipababato niya sa'yo balang araw. Yung epal na hindi mo alam talaga kung anong kinaiepalan niya. Yung tipo bang hindi mo alam kung galit siya sa'yo. Hindi naman niya sinasabi kung galit siya sa'yo. Yung epal ba na tipong trip niya lang. Ganun. Alam niyo yung mga taong papansin, epal talaga. Yung nakakasura na hindi ka naman yung unang-una, bakit pa siya kailangan umepal? Hindi ka naman yung pagkakakitaan. Pangalawa, sayang lang yung oras. Pangatlo, hindi ka naman sikat. Pang-apat, bakit ba? yung tatanong, bakit? Bakit niya ginawa yun sa'yo? Diba? Tapos, pag nakakuha siya ng isang kwento, ipapasa niya yung kwento, at yung kwento madadagdagan na madadagdagan na hindi niya alam kung tama ba yun o mali. Eh, Inday, Dudong, magunustili ka yung pagiging epal ngayon. Eh, talagang may kaso na, lalo na pag sa Facebook yan. Kaya quiet-quiet ka na lang, epal. Hanap ka ng sarili mong trabaho. O kaya, baka may trabaho ka, nakukulangan ka. Hanap ka ng sideline, ha? Yun lang po. Salamat.